mga opisyal ng Philippine Navy bumisita sa Japan upang makilahok sa Japan Maritime Self-Defense Force Multilateral Annual Exercise 2023. At dito nga po mga idol, nasaksihan ng mga opisyalis ng Philippine Navy kung gaano ka-advance ang mga kagamitan ng Japan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang dalawang Philippine Navy officers ay nag-participate bilang observers sa Japan Maritime Self-Defense Force Multilateral Annual Exercise 2023. At dito nga po sila ay nakipag-participate sa ilang mga exercise events tulad ng anti-submarine warfare kung saan sumakay sila sa helicopter carrier na JS Hyuga DDH-818. Gayun din nga po sa emergency steering and damage control kung saan sumakay sila sa destroyer na JS Amagiri DD-154. At ang pinaka-highlight nga po dito mga idol ay nung nag-participate sila sa isang surveillance flight kung saan sumakay sila sa sikat na Kawasaki P-1 Maritime Patrol Aircraft. Ang eroplanong ito mga idol ay kilala bilang isa sa pinaka-advanced at pinaka-modernong maritime patrol aircraft sa buong mundo. Dahil nga po sa mga advanced na technology na nilagay sa eroplanong ito ay kinukonsidera nga po ito bilang isa sa pinaka-epektibong maritime aircraft sa buong mundo. Ang Kawasaki P-1 ay isang Japanese maritime patrol aircraft na dinevelop at pinamanufacture ng Kawasaki Aerospace Company. Ang P-1 mga idol ay isang purpose-built maritime patrol aircraft na walang civil counterpart at ito nga po ay dinisenyo on-set para sa ganitong role. Ito nga po ang kauna-unahang operational aircraft sa buong mundo na gumagamit ng fly-by-optics control system. Ang P-1 mga idol ay pumasok sa serbisyo ng Japan Maritime Self-Defense Force upang palitan ang P-3C Orion. Noong March 26, 2013, ang Japan Maritime Self-Defense Force ay dineliver ang unang dalawang operational P-1 aircraft. Ang eroplanong ito mga idol ay unang lumipad noong September 28, 2007 at introduced naman noong 2013. Sinimulan nga po itong i-produce noong 2007 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong 60 units ang mga nagawang ganito. Bukod nga po sa Japan na nag-iisang operator ng eroplanong ito, ay meron ding mga potential operators tulad ng France, Thailand at Vietnam. Habang failed bids naman nga po ang nangyari sa Germany, United Kingdom at New Zealand. Ang eroplanong ito mga idol ay pinapalipad ng tatlong crew. Meron nga po itong haba na 38 meters, wingspan na 35.4 meters at height na 12.1 meters. Ang maximum take-off weight naman nga po nito ay 79,700 kilograms. Ang power plant naman nito mga idol ay apat na IHI Corporation F7 turbofan engines. Para naman sa performance ay meron nga po itong maximum speed na 996 km per hour, cruise speed na 833 km per hour, range na 8,000 km, combat range na 2,500 km, at service ceiling na 13,520 meters. Para naman sa armament mga idol ay meron nga po itong total na 8 hard points. Ito nga po ay pwedeng lagyan ng missiles, bomba at iba pa. Ilang halimbawa na nga po dyan ang AGM-84 Harpoon Missiles, ASM-1C Missiles at AGM-65 Maverick Missiles. Para naman sa avionics ay meron nga po itong radar, sonar, anti-submarine systems, data link at iba pa. Mga idol, pwede nga pong i-acquire ng Philippine Navy ang Kawasaki P-1 Maritime Patrol Aircraft. Napatunayan naman nga po natin mga idol na ang Kawasaki P-1 ay isang reliable at advanced na maritime patrol aircraft. Malaking nga po ang maitutulong nito sa Philippine Navy lalo na sa pagpapatrol sa ating mga teritoryo. Bukod pa dyan mga idol ay kaalyadong bansa ng Pilipinas ang Japan kaya't hindi malabong mangyari ang planong ito. Handa naman nga pong tumulong ang Japan sa Pilipinas sa modernization program nito. At nang sa ganun mga idol ay unti-unting lumakas ang pwersa ng Philippine Navy lalong-lalo na sa himpapawid. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!